So yan guys. So guys, andito na tayo sa cebupacificair.com. So ang gagawin natin dito is pupunta tayo na nakikita nyo sa pinakataas itong contact us. So i-click natin yung contact us ito. So click contact us. Yan. So nakalagay dito guys, saglit na reloading pa siya. So ito guys, nakalagay dito is contact us, customer care, Facebook, Twitter, guest feedback form. So ang kukunin natin dito guys, ito i-click natin itong guest na feedback form. Yan ang i-click natin kasi magre-request tayo ng cash refund. So andito na tayo sa cash form. Yan. Okay, so yan. So nakalagay dito eh, may mga question na dapat tayong i-answer or lagyan ng comment. So ito, type of feedback. So i-check natin yan guys. Ang lagay natin is request. Pagkatapos ng request, mag-select tayo ng category. So category is, nakalagay dyan is left behind item, refund of taxes and unused ticket, cash refund application, cancellation due to the illness, certificate of travel to no show, tapos certificate of letter of cancellation, so and so on. Ang i-click natin is cash refund application. So yan ang kukunin natin. Cash refund application. Ang ilagay mo na subject dito is subject. Asan na yun? Okay. Subject is cash transfer. Ita-type mo lang yung cash transfer, guys. Transfer. Yan, cash transfer. Then maglagay ka ng comment. Nakalagay do please provide any information so we can better assess you, like date and time, names, people involved. Yun, ganun. So type natin is I would like to request cash transfer for my ticket from Cebu to Davao Cebu Pacific flight 5J 5597. So ito yung flight details na kailangan nila guys. Please deposit to charge. Yun guys, kailangan nyo ilagay yung details na ganyan. Kasi pagkatapos yan guys, magsisend sila ng email ng form na kailangan nyo i-fill up para ma-signaturean at ma-attach yung mga necessary documents para sa cash request natin. So, ilagay mo yung flight details dito. Yung flight information, booking number. So, ilagay mo pa yung booking number para mas ano nila. So yun ang nalagay mong flight number
5J597. And then flight date. Is April 10. So nabi natin yung April 10, guys. From Cebu. Yun. So, lagay mo yung full name mo dito. So, kailangan full name ang ilagay natin dito para mas ma-assist kayo ng customer care. So, lagay natin Richard. Dapat kailangan full name ang ilagay nyo, ha. Tapos, lagay mo yung mobile number mo, email address. Yan. Tapos, mobile number. So, kung wala kayong landline, guys, like, ilagay nyo lang ulit din yung, ano, yung mobile number nyo sa baba. Para ma-send yung form natin. So ngayon, click nyo yung I am providing the details, the contact information that's about to be processed. Click nyo, then submit. Ayan. So yun guys, meron na tayong guest feedback form. So sabi ng Cebu Pacific, we receive your message. So, we will use the details you have provided to check your concern. Please expect a response from us within 7 working days. So, 7 working days. Then, makaka-receive tayo ng email. So, ipapakita ko rin sa inyo yung email na na-receive natin para masundan nyo. So, pagkatapos na ma-receive yung email, guys, ipipill up natin yung mga form na sinisend nila after nila mag-send ng email. Kasi, doon sa form na yun, guys, mapakita ko na rin sa inyo kung ano yung form na isi-send nila at anong mga detalye ang dapat nung i-fill up at saka anong mga requirements. Pero ang pinaka-requirements doon is syempre yung ticket mo na, ano, yung ticket mo na round-trip ticket mo at saka yung dalawang valid ID at saka yung bank account na transfera ng pera. Pagkatapos mo send yung yun, guys, mag-send na naman sila ng email na ma-process siya within 5 months. Parang ganyan. Guys, ito yung email ni Cebu Pacific. So, ito yung email na confirm na na-receive nila yung request natin para mag-request ng refund. So, after itong email na to, eto. So, or if you still want to proceed with the cash refund, please send the following documents by replying on this email. So, kailangan meron kang one valid ID, passport, signature, showing the name of each yung kasama sa guest, tapos valid ID ng passport, ng signature na nag-book din pwede, at saka bank fill out. So pagkatapos yan, guys, meron silang pangalawang email na isi-send na nila doon yung anong tawag nito, yung pati-send nila yung form. So ito nakalagay, please note that cash refund request will be through a review and approval process. Pangalawang email. So, ipapakita ko lang sa inyo yung form na in-email nila kung yung pipil upan natin para dun sa cash refund. So, ito yung email ko. Ito yung bank details pala. So, ito yung bank details na dapat yung pipil upan kung mag-request kayo ng refund. Then, ipapakita ko naman yung parang authorization para dun ma-claim yung refund natin. So, yung booking reference, kailangan mo i-fill up yan. Tapos, yung bank and branch name, kailangan nyo i-fill up. Anong type of currency siya, peso or dollar. So, yung kailangan nyo siya i-fill up yan. At saka, importante dyan is ang booking reference number, request name, and saka complete address. So, pumunta tayo dun ngayon sa, sana yun. Sa acknowledgement, ito isa pa. Ito yung isang form na i-email nila sa inyo. So, acknowledgement, release, waiver, and quit claim. So, kailangan nyo i-fill up dito rin yung complete details ng reference booking number,
name of passenger, issue on, tapos flight details, tapos pangalan ng passenger, at saka amount ng i-refund, date, at saka kung sino nag-request. For example, ako mag-request, ilagay ko din dyan, ako nag-request. So, yun po yung form na kailangan nyo i-fill out. May katanungan kayo, mag-leave lang kayo ng message down below para masagot ko yung mga katanong nyo kung kaya ko pong sagutin. So, itatry ko po na kayang sagutin yung mga katanungan nyo. So, mag-message lang po kayo dyan, mag-comment lang kayo down below.